talaga ako sa show na to, Pat. Bagong umaga, bagong iya ka na naman mga kapamilya. Ano ba ito? Sana po nakarelate kayo. Grabe pagdating talaga sa pamilya, Pat. Sobra talaga akong alam yun. Sakit-sakit sa puso. At saka pag nanay at anak ninyo, ang sakit. Hindi ko maintindihan. Ano mo, eh, kapag si Kuya Kimpit, saka si... Oo, si Miki. Nagusta tago sa ano sa puso mo yung gusto nilang sabihin. Lalo na ako bilang... Uy, naiyak ako. Lalo na ako bilang anak. No! Parang ramdam na ramdam ko yung sinasabi nila na parang nanay ko din yung... Ano, kaya ko pa ba? Parang nanay ko din yung nagsasalita para sa akin. Woo! Tsaka ang galing kasi nila, Pat. Ang galing kasi nila. Yung hindi mo nakikitang umuarte sila. Yung totoo, yung puso nila. Kahit binigay nila lahat dito sa show na to. Kasi, di ba, kahit yung iba naman, hindi ka madadala eh. Pero dito sila, ano, Monica at saka si Jose. Tapos si Ives pa. Tapos biglang tumutulo na lang yung luha. Lalo na nung sinabi nila na puso, ano ngayon? Puso over dugo. Kasi totoo, kahit na hindi tayo magkakamag-anak, na, I mean, hindi tayo tunay na magkakadugo, eh, nagmamahalan pa rin tayo. At yun yung importante. Oo, yung tsaka yung sinasabi na, kung sino ang nagmahal sa'yo, yun ang pamilya mo. Hindi. Ah! Kaya nga sabi ni Rose, Rose ba yan? Ayan na naman ang bagong umaga, papaiyakin na naman tayo. Tama, kahit kami, habang nanonood, di namin kinakaya. Oo guys, alam nyo habang nanonood ako, yung ayoko nga siyang panoorin kasi alam ko masasaktan ako at hindi ko masabi dito kung dapat kong sabihin dahil dumudugo, nadudurog yung puso ko. Kaso lang kailangan kong gawin. Pero oo, nag-stop lang ako saglit tapos nagpunas ng luha. Kaya ako nandito ngayon ulit. At bago natin makalimutan, meron tayong hashtag po. Mag-hashtag po tayo ng bioconsensya. Ayan. Wait lang, sabi ni Amelia Flores, napakaganda ng bawat linya. Tama po. Tagos na tagos at mapapaluha ka talaga. True. Tsaka syempre magpapasalamat tayo sa ating mga director, writers, yes, artista. Ang gagaling nilang lahat. Alam mo yung kung sino yung nandito, swak na swak talaga. Kasi alam mo yung hindi mo makitang umarte sila. Siguro dahil sa samahan ng director, writer, artista, ang gagaling po nilang lahat. Kaya nagpapasalamat po kami. Siyempre sa mga nanonood sa atin, may maraming salamat. Of course, yes, yes. At dahil kami nagpapa-shoutout sa'yo, shoutout mo naman si Maria Beth Baclao. Hi, Maria! Hello, this is Moy. Shout out to you! Wow, English. Babalik po kami later, guys. Hindi naman siguro OA tayo masyado dahil nag-iiyakan tayo. Ang ganda lang talaga po ng mga linya, guys. Ang ganda ng mga linya at ang gagaling ng mga artista. Pagpasensyahan nyo na po kami. Oo, tsaka ramdam na ramdam po kasi namin yung mga pangyayari. So, pagpasensyahan nyo na po kami. Oo, so yun lang. Tsaka yung... Ano, yung kay Monica kanina pa, balikan lang natin. Ang sakit ng sinabi niya kung gaano kalaki ang pagmamahal sa anak, ganun din kasakit. Di ba? Ano yung next? Kung gaano yung saya na naibibigay ng anak sa magulang ay ganun din kapag binibigyan ng... Ganun din kasakit pag nasasakit dito. Ah! Tapos si Ian. Alam yung... Tagos din sa ano sa buto yung ano niya, yung lahat ginawa niya kahit isa, tapos ngayon na-realize niya anak ko yun eh, bakit? Oh, ang hirap kasi na natanggap parang ngayon nahihirapan sila na mahalin siya ni Tisay o tanggapin siya ni Tisay kasi nauna na na tanda niya si Tisay dati. So parang ang tingin ni Tisay sa kanya lahat na lang ikaw nagdadala ng sakit sa pamilya namin. So parang ang hirap-hirap ngayon. Di, at saka si Elise. Alam mo, itong lahat ng mga eksenang to, ngayong linggo na to, grabe, ang sakit. Parang ano, nananakit kayo. Nananakit, gusto kong sabihin sa ano, show natin, nananakit kayo ng ano, mga tao. Feelings. Ang sinabi ni Rick Opimo, hashtag bioconsensya. Grabe, nakakaiyak talaga araw-araw na kung pinapatulo ang luha ko ng show na to. The best talaga ang bagong umaga. Ay talaga. Thank you so much. Ano, it's a tie. Kasi kami din eh. Umiiyak din kami kahit binabasa na namin yung script. Umiiyak pa rin kami pag napapanood namin. At galing naman kay John Lee Abuan. Good afternoon po. Lalong po gumaganda ang bagong umaga. Oo nga, sobrang gumaganda na siya. At meron kay Buddy PA, sana maibalik itong mga ganitong tema about friendship, but it's not all about friendship, kundi pati family problems.
love problem and friendship problem, 'di ba? Ang daming problem, kaya ang dami-daming problem. At si Mary Karen Santarina, pa-shoutout din po. Shout out! Lagi po ako nakatutok dito pag di ako napanood, manood ako sa YouTube post by episode. Wow! Ganda kasi nito. Sana hanggang ending maganda. Ay, nako, tumutok ka, eh, Mary. Dahil oo, tumutok ka kasi may nabasa akong script. May nabasa akong script, nawindang ako. Script pa lang, umiiyak na kami. Ano pa ba yung ginagawa ng director na inaayos pa niya lalo? Grabe, sobra. Kaya wag kayong ano, aalis. Talagang tumutok kayo sa show na to dahil matutunan natin dito ang pagmamahal sa anak, sa mga magulang, sa pagmamahal sa mga kaibigan, lahat ng klaseng pagmamahal nandito at pagpapatawad. Pero tignan ninyo ah, kung talagang itong si Matthew ay may hidden agenda with him. So yun na nga, Pat. So kung meron man akong maia-advise po sa ano, kila Ian, hindi kila Ian kundi sa mga anak, ang hirap kayang maging magulang. 'Di ba? Na parang minsan hindi ka naiintindihan ng anak mo na bakit mo 'to ginagawa, pero hindi nila alam ginagawa nila 'to para sa anak, 'di ba? Yun. Pero ang advice ko, Pat, hindi sa kanila, sa'yo. Pag nag-asawa ka, pag nag-asawa ka, kailangan mong maintindihan ang mga bagay-bagay. Hindi ka lang basta magde-decide ng sarili mo or ano, kasi may partner, alam mo naman may asawa din. Pero alam mo, Moy, bilang namang isang anak, dapat ganun din yung mga magulang sa anak, pakinggan din nila yung mga anak nila sa kung ano yung nasa isip ng mga bata. Kasi minsan, matututo ka din sa mga anak mo eh. Yes, yes, oo. Hindi ka dapat sarado sa mga bagay-bagay. Kailangan kang maging open kung ano yung gusto ng anak mo, kung ang anak naman magulang, kung ano yung gusto nila para sa'yo. O dahil dyan, mag-shoutout na tayo dahil kanina pa po ako umiiyak. Hindi po ako nag-inerte, pero umiiyak po talaga ako dahil ang ganda po ng story ng programang ito. So, i-shoutout ko po ang ating mga viewers na si Myla Castillo. Pa-shoutout naman po ng Castillo and Mortal Family dito sa ano Bagumbong Oriental, Mindoro. Ah, tapusin ko na, Pat. At si Madrona Saba, paganda ng story. And masaya ako dahil nabuksan na maaaring si Dodong ang anak ni Papa ni Ellie. Yun, go, Pat. Sabi naman ni Althea Marie Pano, grabe naman po ang bagong umaga, tululuha dito palagi. Ay, sinabi mo pa, Althea. Sabi naman ni Marilyn Asino, oo nga, sobrang ganda ang teleserye na ito. Maraming salamat, Marilyn. Putok lang kayo dahil ang dami pa pong mga revelasyon na magaganap sa mga susunod na linggo. Meron pa pang shoutout kay Ayana, Ina, Mangotara. Ang ganda ng story, grabe, oo nga, sobra. And Rizaline, Ra Sanchez, nakakadurog ng puso. Kung kayo nanonood dyan, ako, ilang beses nang nadudurog ang puso dahil binabasa ko yung script, umiiyak na ako, tapos pinapanood ko, umiiyak pa ako. Yan. Sobrang sakit. Kaya tayong mga anak, guys, kailangan din nating alagaan yung mga magulang natin kasi gagawin nilang lahat para sa atin. And, sa Feb 10, apat, sino ka? Apat? Ano, kaya mo pa? Sa Feb 12, Dongkay, and Feb 14, Eli, ang kanilang mga date, dito lang sa bagongumaga.abscbn.com, social media accounts ng I Want TV, 6 p.m. po. Yes, yeah. Kayo guys! Happy Valentine's Day!